New Zealand, hindi tanggap ang pagkatalo sa Gilas Pilipinas. Mga referee, nabayaran nga ba? Ayan na nga, Gilas Pilipinas, ginulat ang mundo matapos talunin ang world rank number 22 na New Zealand, 93-89 final score. Kasama ng halos 12,000 fans na nanood ng live sa Mall of Asia Arena ay sa wakas, tinalo na rin ng kasalukuyang Gilas team ang mga Tall Blacks sa unang pagkakataon sa isang FIBA event. Ang Gilas ay natalo sa New Zealand ng 4 beses na simula pa noong 2016. Dahil nga sa pinakitang puso ng mga player ay sa wakas nga ay nakuha na rin nila against Tall Blacks ang unang panalo at dito pa mismo sa ating home court. Siyempre sa pangunguna ng ating naturalized player na si Justin Brownlee na gumawa ng 26 points, 11 rebounds at 4 assists. Habang si Kai Soto naman ay muntik nang mag-triple-double nang kumana ito ng 19 points, 10 rebounds at 7 assists. Kasama rin sa tumulong ay ang All-Filipino Cup Finals MVP na si Chris Newsom na nagdala ng 11 points, 4 rebounds at 3 assists. Crucial points din ang binitawan ni Newsom sa huling 1 minuto at 9 na segundo sa natitirang oras ng laro matapos may pasok ang kanyang 3-point shot para ma-extend ang kalamangan sa 7. Sa pagkakapanalong ito ay mananatili ang Gilas na unbeaten sa kantadang 3-0 at susubukan ipanalo ang susunod na laro sa Linggo against Hong Kong. Well, I mean, that's what we're here for, right? Is to try to win these types of games. And, you know, the OQT was fantastic. And I thought we would have done a lot better if this guy hadn't gotten hurt, you know? And that kind of put us, you know, behind the eight ball. And you know, again, you can see the effect that Kai has on the game, and you can also see the effect that Scotty has on the game. We didn't have Scotty in the OQT as well, so we played Brazil, the number 12 team in the world, without Kai, without Scotty. We haven't seen our best team yet, and yet, you know, we've been able to beat the number 6 and the number 22. So we're still trying to see exactly, you know, where we can go and how far we can go. Kung masaya ang buong Gilas at mga fans nito ay hindi ganito sa New Zealand. Dahil nga biruin mo, syempre sa ilang beses nyo na napagtatagpo na lagi nyo tinatalo ang Philippines ay bigla na lang kayong tatalunin na mas mababang ranking pa sa inyo. Kaya naman sa isang post ay hindi napigilan itong si Corey Webster na magsabi na kaya daw nanalo lamang ang Gilas dahil sa tulong ng mga referee. Dahil sa post na iyon ay hindi na napigilan ng mga Pinoy fans na i-bash itong si Corey Webster. Hindi daw maituturing na professional player itong si Webster at bitter lamang siguro ito dahil sa pagkakatalo nito. Hindi niya rin daw naisip na pumobor sa kanya ang ref matapos tumira ito ng 3 nang bigla niyang hinila ang braso ni Scottie Thompson. Kaya di niya pwede sabihin na luto ang laban dahil maraming tawag din ang referee na pumobor sa New Zealand. Sa ngayon ay dahil sa hate comments na na-receive ni Webster ay binura na nito ang kanyang post. Hindi lang ito ang unang beses na nag-post ito ng di maganda sa social media dahil minsan na rin itong nasuspinde ng 2 laro sa NBL Australia matapos mag-post ito ng homophobic remarks sa kanyang Twitter noong 2013. Kaya itong si Webster ay isang example ng taong hindi ginagamit ang utak bago mag-post sa kanyang social media account. Sa tingin nyo guys, niluto ba talaga ng referee ang tawagan o ginulat lamang ng pinasang mundo sa pagkaka-upset nito sa New Zealand? I-comment lang sa baba kung ano ang masabi nyo tungkol dito. Thanks for watching. Peace!